Good morning guys! Marami pong salamat sa pagbisita sa aking channel. Ipapakita ko po ngayon ang 10 patok na pasyalan sa Cavite. Ilan po dito ay pinapasyalan na po ng mga turista dahil malapit lamang po ito sa Metro Manila. Ipapakita ko rin po ang mga pasyalan sa Cavite na hindi pa alam ng karamihan. Kaya naman samahan nyo na ako, panoorin natin ang video ito. Tara guys, pasyal na tayo sa Cavite. Unahin na natin ang pang-sampu sa listahan natin. Ito ay ang Pantihan Falls o Balayungan Falls. Matatagpuan po ito sa Maragondon, Cavite. Pagmamay-ari po ito ng isang banyaga. Meron din po ditong mga cottages. Isunod na natin ang pang-siyam sa listahan natin. Ito ay ang Baliti Falls. Matatagpuan po ito sa Amadeo, Cavite. 2 oras po ang biyahe from Manila via Cavitex. 75 pesos po ang entrance fee dito. At kung may dala po kayong sasakyan, meron din po tayong parking dito. Hindi nyo na po kailangan mag-trek para mapuntahan ito. Kaya naman isunod na natin ang pang-8 sa listahan natin. Ito ay ang Corregidor Island. Matatagpuan po ito sa entrance ng Manila Bay sa southwestern part of Luzon Island. Noong 2 digmaan ng pandaigdig, dito naganap ang maraming labanan na ipasa ang kapuluan ng Pilipinas sa mga Hapon. Puntahan na natin ang pang-7 sa listahan natin. Ito ay ang Puzzle Mansion. Isa itong museo. Matatagpuan po ito sa Tagaytay. Koleksyon po ito ng jigsaw puzzle na itala po ito sa Guinness Book of Record. Isa po ito sa pinakamalaking koleksyon ng jigsaw puzzle sa buong mundo. Daanan naman natin ng pang-6 sa listahan natin. Ito ay ang Kapyang Tunnel. Madalas po itong dinadayo ng mga motorista. May mga kwento rin po sila dito. Kapag dumaan ka daw dito, kailangan mo munang bumusina bilang respeto daw sa nagbabantay dito para walang mangyari masama sa'yo. Isunod na natin ang pang-5 sa listahan natin. Ito ay ang People's Park sa Tagaytay. Ito ay ang pinakamataas na parte sa Tagaytay. Alas 4 po ang magandang timing sa pagpunta dito para mapilmo ang pag at ulap dito. Pag-usapan naman natin ang ating pang-4 sa listahan. At kapag sinabing Tagaytay, ito ang unang-unang pumapasok sa isip natin. Walang iba kundi ang Taal Volcano. Ganito po ang itsura nito noong hindi pa po siya sumasabog. Sa ngayon po ay punong-puno na ito ng ashfall. Ngayon naman po ay puntahan na natin ng top 3 sa listahan natin. Ito po ang madalas na dinadayo sa Tagaytay, lalo na pagkasama ang buong pamilya. Meron po itong sukat na 5 hektarya. Nandito rin po ang isa sa pinakamataas na Ferris wheel sa Pilipinas. Puntahan na natin ang number 2 natin. Ito ay ang Aguinaldo Shrine. Matatagpuan po ito sa Kawit, Cavite. Ito ay isang dambana sa Republika ng Pilipinas. Dito inihayag ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong 1898. Puntahan na natin ang top 1 natin. Ito ay ang Pico del Oro Mountain. Sakop pa rin po ito ng Cavite. Sulit na sulit po ang pagpunta mo dito dahil sa stunning view. Pero hindi po ganong kadali pumunta rito dahil kailangan mo pong mag-trekking. Aakyatin mo po ang bundok na ito. At pag narating mo naman ang tuktok nito ay sulit na sulit po ang pagpunta mo rito. Ayan po ang ating 10 pasyalan sa Cavite. Sana po nag-enjoy po kayo. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag po sana nating kalimutang i-like ito. At kung bago ka lang po sa aking channel, i-click na po ang subscribe button. I-click na rin po ang bell button para ma-notify po kayo sa mga bagong upload po namin. Padaan na rin po ng aming mga project sa Tagaytay. Ito ay ang Pine Suites Tagaytay, Camellia Silang, at meron din po kami sa Alfonso. Para po sa inquiries natin, mag-comment lang po kayo sa baba. Salamat!